Yo, what's up mga ka-review? This is Ken Saki TV at ito yung unang episode natin ng pag-review dun sa challenge ni Sir Glock 9, ang 44 bars challenge. And ang unang re-reviewin natin ay dito sa idol natin si Sag Pro, no? Taha Sag Pro, hambog ng Sag Pro, no? Isa ito sa mga iniidolo ko lalo na sa paggawa ng mga tugmaan, no? Dahil simula nung una pang labas niya hanggang magpahanggang sa ngayon, is idol na idol ko tong taon to. Napaka-simple at napaka-humble. At doon sa mga fans dyan, no, na puro dis nga lang talaga ang inaantay, is mag-isip-isip na kayo. Dahil mas gusto kong pakinggan ang mga kanta ni Sir Hambog ng Sag Pro, yung mga love song at yung may kapaki-pakinabang na kanta. Masarap kasi pakinggan yung mga kanta nito noon. Sana maibalik niya na yun, no, mga ka-review. So, tara na. Ano pang inaantay natin? Panoorin na natin at bigyan ng reaksyon. Etong 44 bars challenge si Sir Hambog ng Sag Pro. Sagap mahalaga sa pagrarap ka payap. Ulit. Nagpasa pala. Ayang ipasa ko sa iyo ang pagkakataong masabi ang mga... At ano, no? Ngayon ko lang na ano, pang ilan na bang challenge to ni Sir Glock 9, no? Dalawa yata o tatlo. Pero ito yung the best challenge ni Sir Glock 9 sa ngayon, no? Kasi ito yung nagpapaalala sa kanila kung ano yung narating nila ngayon, mapamula nung sila ay naggawa ng rap music, no, mga ka-review. Sa loobin simula pa noon, ikaw naman. Ganda ng beat, eh, no, mga ka-review. Ginamit ko ang pa-challenge ni Sir Aristotel. Ito lang ang gusto ko dito sa ano, boses ni Sir Sag Pro, no? Malambing masyado, no? Pag kumakanta siya, kahit sa alter ego niya, parang nilalambing niya yung kalaban niya. Pero set aside natin yung mga distrakan. Dito tayo sa napakagandang awitin ni Sir Hambog Sag Pro. Ako naman, isang bata na nangarap na balang araw ang mga suporta ay makalap. Kahit minsan puro pangit na komento ang masagap, mahalaga sa pagrarap, kapayapaan ko'y naan. So tama, no, mga ka-review, kahit kaming mga nakikinig at listeners, no, isa lang din ang hiling namin, magkaroon ng kapayapaan sa rap music or sa hip-hop community. Yun talaga ang hinahanap ng iba, no? Meron talagang ibang mga fans na nawiwirduhan na ang utak nila kung bakit ganun yung gusto nila, yung pinag-aaway-away nila yung mga rap artists. Pero para sa akin, sana matigil na yung mga distrakan at makita sila sama-sama sa isang entablado, mga ka-review. Maraming salungat at mga kontra ay laganap. Ang pagrarap ko daw gawain lamang ng may sapak. Ganun naman talaga noon ang tingin, no, kahit kaming mga listener, no, noong mga panahon na yon, pag nakikinig kami ng rap music, ang tingin sa amin is para kaming nasisiraan na ulo or para kaming mga addict, tambay, basagulero, dahil nga doon sa pinakikinggan naming music, klase ng genre, no. Tingin sa langit ang tagumpay na sa alapa paabutin. Nagustuhan ko tong verse ni Sir, buong verse ni Sir Hambog ng Sag Pro, kasi dito mo makikita kung gaano kasimple yung isang tao at gaano ka-humble, mga ka-review. Yung mga talata niya, no, mga ka-review. Ko to habang sa lupa laging nakatapak. Edad ko ay 10 beses nakarinig ng Tagalog rap, nakakatuwa, ako ay nabilib. Channel 7, pating palak ang tawag, yes, ay Republic. Imbis sa droga, sa mga musika, ako na addict. Yun, yun lang ang ano, ang kaibahan, no. Lingid naman sa kaalaman na meron din talaga mga rap artist na nakahiligan din ang ipinagbabawal, no? Pinagbabawal na motga. Yun yung ano, pero hindi na natin naanuhin yun. Ang sa kanya, mas itinuon kaysa pumasok siya sa ganong klase ng bisyo, is itinuon niya yung kanyang sarili doon sa musika na gustong gusto niya or sa genre na gusto niyang pakinggan at gusto niyang magawa.
narinig, nakaabang sa TV, sarap tagasunod. Nakakatuwa huling mga salita magkatunog, ito ang kinahiligan. Ang totoo naman po, ang rap music naman is para din niyang nagtutula. Binibigyan lang yan, binibigyan lang nila ng rhyme and binibigyan lang nila ng, nilalapatan lang nila ng tunog. So, kumbaga, pinalawak lang yung klase ng tula ng mga ka-review upang magkaroon ng gentong genre o music, makapasok sa music industry. Kahit naman yung mga kanta, ganun din naman eh. Parang tula lang din siya. Ko ay elementarya, tugtugang Andrew E. at yes. Francis Magalona at nung... Oh, yun, masarap talaga, yun, masarap talaga pakinggan noon yung mga yung dalawang yan, no, pag nagpapatugtog ka or sa radio station na pakikinggan mo, isa din yan talaga sa mga nag-hits sa radio station yung mga kanta nilang dalawa. Ako'y nag-high school, napadaan ng palengke, tumutugtog ang titulo, sikat na si Pepe. And then, pumasok ng year 2000, yung pagbabalik ni Sir Glock 9, is muling naging maugong, no, ang rap music. Year 2000 nga, year 2000 yata ang sikat na si Pepe. Basta hindi ko maalala, nung pagbalik ni Sir Glock 9, and yun, umugong na yung rap music na naman, medyo nabuhayan, no, mga ka-review. And ipinagpatuloy na rin, no, ng kasi medyo talaga hirap noon ilaban yung rap music sa tugtugan ng mga banda, no, ng mga rockista. And salamat din sa Flip Top at sa Sunugan at yung iba pang mga klase ng rap battle is sila yung talaga ang nagbigay tibay dun sa upang makilala ang rap, no. So ngayon tinatamasa naman ng mga rap artists yung gentong klase ng genre. Eh, siyempre, huwag mong kakalimutan kung ikaw sumikat na sa pagiging rap artist, no, mga ka-review. Huwag mong kalimutan na lumingon sa nakaraan mo or dun sa mga nagpayabong ng musikang ito. Eh, siyempre, ingat ka rin dun sa mga words na sasabihin mo kung ito ba'y makakasira o makakasakit sa damdamin ng iba, dun sa, lalo na dun sa mga datihan. Hanap ng puso, pati ang simpleng tao. Kako sa tindero, sino to at pabiling ako? Ito pala si Glock 9, yung nandun sa commercial ng V-Fresh. Lahat ng rap niya. Kung papansin ninyo, yung verse dito ni Sir Hambog ng Sagpro is talagang parang nagkaroon siya ng kwento. Kinuwento niya kung paano siya nagsimula mag-rap, kung paano niya pinag-igihan yung kanyang rap music, no? Yung kanyang style. Lingid naman sa kaalaman nyo kung gaano ka lupit si Sir Sagpro, si Sir Hambog, no, pagdating sa mga gentong klase ng porte, mga ka-review. Ay aking inaral, nag-aral sa Pasay TBS, aking kaklase, binigyan ako ng CD, Donggalo na sa kase, inaral ko muli lahat ng mga nandirito, ganto pala sarap, iba't iba mga estilo, may nagbigay ng CD, laman puro may kosa, at dito nakilala ko 187 Mobsta, inaral ko muli lahat ng mga nandirito, ganto pala sarap, iba't iba mga estilo, kaya nagsimula ng sarili kong karera, estilo nilang lahat ay aking pinagsama-sama, apat na taon, sulat lang ako ng sulat. Nakilala ng ilan, iyon ay aking kinagulat. Kasi di ko naman hangad na makilala nyo. Gusto ko lamang magsulat mula sa alaala ko. Pero salamat, kapalarang to ay sakin yon. Libangan lang noon, nagbigay sakin ng milyon. Pero hindi tungkol sa pera ang pasasalamat. Salamat na tupad ang unang-una kong pangarap. So yun, balikan natin yung verse na yun, ha. Medyo maganda yun eh. Magsulat mula sa alaala ko, pero salamat, kapalarang to ay sakin yon. So dahil, no, dahil dun sa pinagpatuloy niya at tuloy-tuloy yung kanyang paggawa ng mga talata or verses ng rap music is yun nga, ang ibinigay sa kanya is yung sasipag at tiyaga niya, ang naging sukli nun is milyon-milyon, no, mga ka-review. Yung libangan niya noon ay ngayon nagbibigay sa kanya ng milyon, no, mga ka-review. Ganon talaga, no? Kapag ang isang tao ay merong sipag at tiyaga, balang araw, isa, magkakaroon din niya ng nilaga. Libangan lang noon, nagbigay sa akin ng milyon. Pero hindi tungkol sa pera ang pasasalamat. Salamat na tupad ang unang-una kong Yes, yun naman talaga. Yun naman talaga. Kasi kung meron, sabi nga nila, kung meron kang tiyaga,
may aanihin ka. Pero kung nagmamadali ka, may aanihin ka pero hindi ganun katagal na dadaan sa'yo. No? Hindi tulad nung nag-antay ka, talagang dinaanan mo yung butas ng karayom, is yun talaga. Kasi ang perang dumaan sa paghihirap mo, mga ka-review, may hirapan ka rin niyang gastusin dahil alam mo kung paano ka, kung gaano kahirap kitain yan. Pangarap, akala ko kasi ang maabot ito'y malabo. Ngayon ang mga idol ko ay aking nakulabo. Kaya sa mga bago, matutong maghintay. Mahalaga sa nangangarap ang kanyang paglalo. Diba? Yan yung totoo na, no? Na verse dyan. Kaya tumatak to sa isip ko, no, mga ka-review. Yung sinabi niya. Dun sa ano, kaya sa mga bago dyan, no? Matutong maghintay na mangarap ng kanyang paglalakbay. So, hindi kailangang i-shortcut mo yung paglalakbay mo. Katulad na lang ng nangyari, no? Nakaraang mga ilang araw. Alam nyo naman yung kanta, no? Dahil sa ginawa nila, hindi mo maintindihan, sumikat nga sila pero hindi ganun kabilis. Ay, mabilis silang sumikat pero ganun sila kadaling parang nawala na, no? So, syempre, kung gusto mo talagang tumagal ka sa industriyang yan is paghirapan mo. Daanan mo yung mga bagay na alam mong dapat dun ka dadaan, hindi yung dadaan ka sa shortcut na lang para makamit mo yung bagay na yon. Lakbay, dahil dun ka matututo sa iyong pagdadaanan pag ikay tumibay mas ka... Tama, lahat ng pagsubok na dumating sa'yo is kaya binibigay sa'yo yan para masukat mo kung gaano katatag yung tibay ng landloob mo. At yan din yung makakapagpatatag at makakapaghulma sa buong katauhan mo, mga ka-review. Tandaan nyo po yan. Lahat ng pagsubok natin na dumadaan, yan. Kaya binigay sa atin yan para maging matibay tayo pagdating ng araw. Hanga-hanga kang hangaan. Ako? Okay na ako at sapat. Mas pinili kong maging mabuting tao kaysa maging pinaka sa lahat. O yun. Kung mapapansin nyo, no, mga ka-review, dito sa huling verse niya, no? Kung siya lang daw, no? Okay na sa kanya yung sapat kaysa maging pinaka sa lahat. It means, okay na yung status niya sa rap music na gento. Kaysa naman, abutin niya yung bagay na doon sa taas. Kasi, yun naman talaga, maraming nag-aagawan doon sa trono na yun, mga ka-review, no? Pero kung iisipin ni Sir Sagpro, no? Mas gusto niya lang yung simpleng buhay kaysa umupo, humilata ka lang, no? At nag-aantay na lang ng kung ano-anong bumabagsak sa'yo, mga ka-review. Pagdating na sa rap music, ang ibig sabihin nito ay, aanhin ko yung magiging sikat ako, no? Mas gusto niya na lang yung tamang-tama lang na kilala siya. Kasi kung iisipin natin, parang gulo ng sinabi ko. Kasi kung iisipin natin, mga ka-review, pag sobrang sikat ka na kasi, na, ang weirdo na nun. No? Kasi may mga bagay na hindi pwede, may mga bagay na oo. Ah, ganun 'yon, mga ka-review. Kahit itanong niyo do sa mga sikat na artista, mga ka-review, nagiging limitado yung mga gusto mong gawin mo sa buhay mo. 'Yun yung ano. At saka hindi mo naman kailangan maging pinaka sa lahat eh. Tapat na yung kilala ka ng maraming tao na meron ka ring talentong katulad nito kay Sir Hamburg ng Sagpro. So yun, mga ka-review, ito yung unang episode ko sa pagre-review ng 44 Bars Challenge ni Sir Glock 9, ang Good Son Remix, no, mga ka-review. So hanggang dito na lang ang ating video reaction. Peace out.